Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Ginisa sa pagdinig ng Senado ang mga opisyal ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kaugnay ng nararanasang power outages sa ilang mga probinsya. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, tinukoy ni Committee Chairman Senator Raffy Tulfo ang mandato ng NGCP upang masiguro na sapat ang supply ng kuryente. Naungkat din ang isyu ng seguridad dahil 40% ng NGCP ay kontrolado ng Chinese company. Ayon kay Senator Tulfo, lumabas sa pagsusuri ng National Security Council o NSC na lantad sa pananabotahe ang kumpanya. Pero itinanggi ito ni NGCP Assistant Corporate Secretary Ronald Dylan Concepcion at sinabing mga Pilipino ang namamahala sa kanilang pasilidad sa buong bansa. Hindi pinagbigyan ng House Committee on Ethics and Privileges ang kahilingan ni Pamplona Mayor Janice Degamo na patalsikin sa Kamara si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Ayon kay Committee Chairman, Co-op NatCo Party List Representative Felimon Espares, nakukulangan sila sa liham ni Mayor Degamo. Ipinaliwanag pa ni Espares na kulang sa form and content ang kahilingan ng byuda ni Governor Roel Degamo. Dagdag ng kongresista na para aprobahan ang kahilingan ay kailangan na may sworn complaint ito. Isinulong ngayon ng Department of Transportation o DOTR ang green transport system sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ngayon ang tamang panahon para gumamit ng electric vehicles upang mabawasan ang polusyon. Tiniyak naman ng kalihim na bibigyan ng incentives gaya ng tax breaks at soft loans ang operators na gagamit ng electric vehicles. Maging sa Senado ay isinusulong ang e-vehicles sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Ilang mga armas at mga pampasabog ng mga miyembro ng North Central Mindanao Regional Committee ng New People's Army o NPA ang nadiskubre ng pulisya sa Barangay Hawilian, Esperanza, Agusan del Sur. Natuklasan ang imbaka ng war materials sa tulong ng dating rebelde at supply officer na sumuko sa Police Regional Office 13. Bukod sa armas at bomba, may nakuha rin na ibang gamit at subversibong dokumento. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.